Mapagpalang araw ulit mga kapatid. Ngayon magluluto tayo ng beef broccoli. So yung beef na gamit ko ay yung laman. Ni-slice ko siya ng manipis. Tapos yung ating broccoli. Ang ating onions, garlic. Lalagyan ko siya ng bell pepper. Pero optional yan, pwedeng hindi. Tapos meron akong kalahating ano lang ng beef cubes. So kalahati lang. Ito, kasi all meat kasi yung gamit kong beef, so hindi siya ganong kalasa. Unlike dun kung gagamit tayo ng may konting taba, lalasa yung beef. So gagamitan natin ng beef cubes, kalahati lang. Tapos yung soy sauce, 2 tablespoons. Tapos ang oil na gagamitin ko, pwede kayong gumamit ng regular oil, pwede kayong gumamit ng olive oil, pero itong gagamitin ko ay sesame oil. Tapos yung ating bell pepper at lalagyan ko rin ng oyster sauce. So yung asin, depende na sa panglasa nyo, pero ako hindi ako maglalagay ng asin dito. Kasi enough na yung soy sauce at yung ating ilalagay na beef cubes. So ayan, sisimulan na natin ang pagluluto. So sisimulan na po natin ang pagluluto ng ating beef broccoli. So lagyan lang tayo ng konting oil. Cooking oil, pwede naman. Tama na yan. Mag-isa lang natin ang ating bawang, sibuyas, nakakadagdag din kasi ng aroma to itong sesame oil. Wala kasi akong available ng mismong sesame seeds. Pagka nagluto kasi ako na itong beef broccoli, nilalagyan ko nun, pero wala. So sesame oil na lang yung ginamit ko. Yes. Naka-slice na siya. Puro laman lang siya, kaya pwede natin ang kalahating bitin. Talagyan ko na siya ng paminta. Pagsahin nyo lang, pwede kayong kung susukatin nyo, kung may durog na paminta kayo, mga kalahating teaspoon. Pero marami akong maglagay ng paminta. Kaya nabibili sa pagka sa Pilipinas, naka-sashay na siya. Pwede na yun, mga kalahati nun. Or isa. Tagan yata yun, 2 pesos siya tayo, isa sashay. So itong nabili ko naman na beef, mukha naman siyang malambot. Ito, galing siya na from Brazil. Tingin ko malambot naman siya. So, hindi na natin kailangan magdagdag ng tubig kasi kagaya niya, nagkusa siya ng tutubig eh. Mas mga nasa nung baka. Dahil yung nugasan natin, pagka nugasan natin, nag-absorb din siya ng water. Ayun na yung parang nagiging sabaw niya. Tapos lagyan na natin yung soy sauce natin para dagdag siya sa
Pampalambot din kasi itong soy sauce eh. Tenderizing din ng ano itong soy sauce. Kaya pagka yung nagmamarinate, pag marinate natin yung ano, madali siyang lutuin, malambot. Hintayin lang natin siyang ano, absorb yung lasa ng ating soy sauce. Kasi ito ilalagay ko ng kalahating beef cubes. Dudurugin ko na siya. Yung oyster sauce, pwede mo mga 2 tablespoon. Pag malambot yung baka nyo, madali na siyang lutuin. So, ngayon, dadagdag ko na itong bell pepper. Sunod na natin yung ating broccoli. Yung broccoli, sinasama ko na rin yung ano. Ito yung parang pinaka-tintangkay niya. Binabalatan ko lang. Sayang. Kasama yan. So, lagayin natin. Huwag lang natin i-overcook. Masarap yung broccoli pagka hindi siya sobrang luto. Tapos lagyan natin na yung mga crystal sauce. Hindi ko siya susapatin. Tama na lang. Pero kung kayo, nasa inyo ko susapatin niya. Mga 2 tablespoon lang. Pero ako hindi na. Yan. So ito yung ano, magluto kayo at may mga batang kakain, yan, ganito lang. Kung nilagyan ng sili, pero dahil itong niluluto ko, ako lang naman kakain sa pastor. So, lalagyan ko siya ng sili, pangangin ko. So, gamit ako ng dried chili, 2 piraso lang. Ito kasi mamahang talaga itong sili na ito. Galing na ng India. Optional lang po itong sili, kaya pahabol ko lang yun. Pero optional lang yun. Pwede nga yung lagyan ng sili. Bango. Mangmangha nga ito ah. Na nakagat yung ano eh. Yung aroma ng sili na yung nano ko ngayon. Ina yung amoy ko. Tsaka ng oyster sauce. So, ayan. Ganyan lang po kabilis. At luto na po ang ating beef broccoli. Healthy kasi ano, pure meat, and then yung broccoli, napaka healthy na ito. At, dito mura lang ito eh, 13 real per kilo. Sa Pilipinas may lumari yan. So, turn up natin. Ayan. So, ito na po ang ating beef broccoli. Maraming salamat naman po muli sa inyong pagsama sa akin, pagluluto. At kung may bago na naman kayong natutunan at kung nagustuhan niyo ito, pwede niyong i-like ang aking video. Pwede niyong i-share, pwede kayong mag-comment.
at mag-subscribe ng aking channel, Mechanic Cook Vlog. Maraming salamat po muli at God bless.